Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nangyayaring di maganda dyan sa bayan ng Zambales, no? Ako po, taga dyan po ako, no? Taga Gapo ako eh, no? Dulo, sa dulo. Papunta na ng Maynila, no? Nakakadismaya po, no? Kasi tayo, pinaglalaban natin yung West Philippine Sea na inaayunan natin yung sinabi ng Pangulo o ayan. No square inch. Pero, mukat-mukat mo, malalaman mo sa mismong bayan mo ng Zambales, sa isang party dyan, sa Zambales, sa Sampilipi particularly, eh, may nagaganap na kasalaulaan, kababuyan ng mga Chekwa na pinayagan ng LGU. Mamaya, itong dalawang video na papanood ko sa inyo, ha? Isa sa UNTV, shout out, at isa sa PTV. Nakakagalit eh. No? Bakit ito pinapayagan ng mga iniluklok na LGU dyan sa bayan ng Sampilipi, sa probinsya ng Zambales, no? Na nandiyan po tayo sa West Philippine Sea. Sinasabi natin, bawal mga Chekwa dyan sa amin ng West Philippine Sea. Pero sa mismong lupa ng Sampilipi na pag-aari ng Pilipinas, nandiyan sila. So baliwala ang ating pinaglalaban dito. Makikita nyo. At ano ang dahilan bakit sila nandyan? Ha? O bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nagbibideo replay, at doon po sa mga active, no, regulars sa ating video premiere. Hindi po tayo LS. Marami po nagsasabi na naka-LS daw po ako. Hindi, video premiere lang po yun. Hindi pa po tayo makapag-LS kasi wala tayong makitang time slot eh. At the same time, ito matagal ko nang sinasabi sa inyo, ako ang caretaker ng anak kong, o caregiver ng anak kong may special needs, yung bunso ko. Meron po kasi siyang spectrum autism and I was hired by the state of California to take care of him. No, wala akong makuha. So, pag nandito sila, eh, attention sa kanya. Kaya ganyan. Mahirap naman po. Eh, siguro, hopefully, naintindihan nyo yung mga ganong mga bata eh, kailangan nila ng iyong attention at pasensya. Asawa ng Diyos. No? Eh, tayo po ay binibigyan pa ng mahabang pasensya, no, sa awa ng Diyos. Okay, eto po, ipapanood ko sa inyo itong dalawang video na ito. Unahin natin itong UNTV. Actually, itong videos na ito, itong balita na ito, I think last week pa ito. Iniipon ko lang po eh, no. Tinitingnan natin ano yung pwede nating maitulong dito sa mga kababayan nating mga taga Sampilipi. Mga I think, alam ko to, mga Ilocoto eh, Ilocano, no? Kasi diyan po sa Zambales, may Tagalog, Ilocano, at mga Sambal, no? I think, in between eh, Ilocano, Tagalog, Ilocano, Sambal. Halo-halo na po, no? Eh, tagal ko na rin wala dyan. Pero, siyempre, diyan ka galing sa Zambales, eh dapat, kayong mga Sambaleños. Membro ako ng organisasyon na Hitamon Sambaleños sa Adamson University. Oh, 'di ba? Oh, ano pa nga namin noon eh. We were all formed by our childhood no matter what happens thereafter. Oh, 'di ba? Kaya ito nakakagalit mga kababayan. Hindi ko alam, baka hindi lang sa Sampilipi ito. Kasi dalawang distrito po ang Zambales eh. Oh, yung sa amin, District 1, represented by Congressman Conghun. Nabira ko nga si Congressman Conghun. Akala ko siya ang
sakop niya tong dredging din niya sa Zambales or Butolan eh. No? Eh hindi pala. Pasensya naman. Pasensya na tayo kay Congressman Kong Hoon. Eh alam ko naman eh may kababaan naman ang loob yan. Pasensya na Kong, ha. Pasensya na. No? Iba po yung kanilang ano, congressman. District 2 po sila eh. Pero yung governor, I think iisa lang yan. Hindi ko alam kung itong governor na ito ay ano ang interest niya, mga kababayan. Interest ba na para pangalagaan ang bayan ng Zambales o probinsya ng Zambales, yung mga bayan na yan? Coastline yan. Nakakagalit. Ito, napanood ko na to ng ilang beses eh. Nagtitimpi lang akong murahin tong mga to. Lalo na yung LGU dyan. Mukhang yung governor, mukhang competent pa siya. Parang hindi niya dinidinig yung mga hinaing nung mga constituents niya. Pero pagdating nung campaign period yan, ang galing-galing nila magsalita. Pero pag nakaupo na, wala na. Hindi na nila pakikinggan yung constituents nila. Pinakinggan nga sila during campaign period eh. Doon sa mga sinabi nila, kaya iniluklok sila. Pero pag nakaupo na, wala na. Bingin na sila. Ewan ko. Ito po, mga kababayan, oh, unahin natin UNTV. Salamat po, UNTV. 4 minutes and 32 seconds. Mga taong bayan, nakakaisa na po. Talaga nahihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. Marami na po mga mangingisda ang naapektuhan. Hindi lang mangingisda, pati ng mga tao dito po. Isa si Edgar Maboy sa mga mangingisda sa bayan ng San Felipe, Zambales. Natutol sa nangyayaring dredging sa baybaying dagat ng Sitio Lawag at Sitio Tiktik sa bayan ng San Felipe, Zambales. Ayon sa kanya, mula Enero hanggang buwan ng Marso, hindi bababa sa 10 barko ng China ang dumating sa kanila na naguukay at nag-aakot ng buhangin. Ang masaklapan nito, madalas ay 24 hours itong nag-ooperate at nagdudulot ng ingay na nakakaperwisyo sa mga estudyante at mga matatanda. Reklamo rin ng mga mangingisda, apektado rin ang kanilang hanap buhay dahil ang mga bangka at lambat nila nahaharangan umano ng mga panghakot na Chinese vessel. Kung tatanungin naman ang mga mangingisda dito sa nasabing lugar sa bayan ng San Felipe, mas gusto nilang itigil na talagang tuluyan itong dredging dito sa kanilang lugar dahil naapektuhan na sila sa kanilang paghahanap buhay. Hindi na makatulog ang mga matatanda rito. Marami na pong matatanda, hindi na nakatulog dahil sa ingay ng barko. Isa pa po, ang barko, nabidyoan po namin, napakausok. Clean Air Act, napakausok po, sobrang usok. Na-occupy ng ating mga fishing site, disturb ang aming navigation dahil ultimo mga peso ng mga mangingisda dadadaanan na rin ng mga barko. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes and Danny Jr., nag-issue na siya ng temporary closure ng dredging operations sa lugar nitong March 14. Even if I know, I'm not in a position to answer that. Wala kaming transaction nitong mga ito. Basta may papakita siyang papeles, nagbayad na sila sa dinar, sa ano. Meron yung pagka sa barko, yung ano, dahil hindi mo naman masusukat kung kwan eh. So titingnan yung bagsak ng barko, yung mga businessmen ang kausap nila. Ang gobyerno, government institutions do not talk about ano contracts or transactions. Sinabi naman ni Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network Incorporated na may kinalaman ang local government sa nasabing dredging activities. There are contractors that were approved by the governor and given permits and the contratas. And then, itong mga contractors na ito, sila na ang bahalang nagkokontrata rin ng mga barko para ma-dredge nila yung lahar, no? But they're doing it sa dagat, sa shoreline, bottom of the sea, it's not the river. Again, I think you should call him of Hal Ray Incorporated. It's the one supposed to know who they are. Bakit ganun karami yung mga barko? Ano nangyari na mga Chinese vessels yung nagde-dredging? Samantala, binunta na rin ni Senator Jinggoy Estrada ang sinasabing dredging sa San Felipe. Ayon sa Senador, plano nitong talakayin at imbestigahan sa Senado.
ang sa akin kasi, apektado yung nababahala ko kasi apektado ito mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na sila mapapagkuna ng hanap buhay. I've already submitted or passed a resolution in aid of legislation to investigate this dredging that is happening here in San Felipe. And I think it was already referred to the Committee on Environment and Natural Resources, which is headed by Senator Cynthia Villar. And I do not think we can tackle it by next week because we are going on a recess. Siguro after the recess, siguro kakausapin ko Senator Cynthia to conduct the hearing. Sa ngayon, pansamantala munang ipinatigil ng mga otoridad ang nasabing dredging operation sa lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, mga kababayan. Nadinig nyo yung paliwanag ng governor. Hindi ako maniniwala eh. Sabi niya, yun daw gobyerno, hindi nakikialam o walang alam. E saan kumuha ng permit para mag-dredge? Sabi niya, DNNR. O di ba gobyerno yun? Eh ikaw, hindi ka ba man lang nagtanong? Hindi ka nag-usisa para saan ang dredging? Dito sa isang balita ng PTB, maisisiwalat. Kasi dito sa UNTV, pinakita lang yung isa dyan, no? Biruin nyo, dinidredge. Ano purpose nun dredging? Bakit nagdidredging? Bakit mga inchik? Di ba? Oh, yung paliwanag nung governor is a baloney. Nonsense. Pwede naman kayong umayaw, pwede mong kontrahin. Yung gobyernong pumirma, sabi mo, DENR. What's the reason? If you are really for the protection of your constituents na mangingisda dyan at yung kalikasan natin, hindi kayo nyo iaalaw yan. Mamaya malalaman nyo gaano karami ng mga dredgers at bakit dyan sila nagdi-dredge. Ito po, sa balita ng PTB, ang title ay Chinese workers hinihinalang nasa likod ng dredging operation na malapit sa karagatan ng San Felipe. Oh, ito po, 3 minutes and 58 seconds video. Kasunod ng kaliwat ka ng reklamo mula sa mga apektadong residente, sinuspindi na ang dredging operations sa San Felipe, Zambales, na kagagawan umano ng mga manggagawang Chinese. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa video ito na pinadala ng isang NGO, ganyan na kalapit sa pangpang ang napaulat na dredging vessels na pinaniniwala ang Chinese workers sa San Felipe, Zambales. Makikita rin sa video na may umaapaw na nanggagaling sa barko. Pinutakte ng reklamo ng mga residente ang dredging operations na yan na anilay napipinsala ang kanilang kabuhayan, lalo na ang mga mangingisda. Itong sinasabi nilang amount ng river na kanilang i-dredge, hindi naman amount ng river. Dito naman sa tapat namin. Mm-hmm. Eh ang amount ng river ito no, mga 500 kilometers pa po dito. Magulo pag gabi. Maingay. Mm-hmm. Lahat po kami, lahat buong San Felipe naririnig. Ang impact nito is yung unang observation ng mga mangingisda, of course, walang isda. Malangis, maputik yung dagat, ang fishing ground ng mga mangingisda. And they're not allowed to do fishing. And then, so wala silang kabuhayan, gutom sila. And also, at the same time, yung coastal erosion. Ngayong binuntahan ng news team ang lugar, wala ka na makikitang barko dito sa lugar at wala ka na rin mababanaag na dredging operations. Sa drone video na ito, makikita ang lawak ng lugar. Pero ngayon makikitang payapa at tahimik na. Matapos sa mga nirereklamong ingay na galing sa mga barko. At tila nakinig naman ang probinsya ng Zambales at pinasuspindi na muna ang dredging operations matapos ang mga batikos. For the record, everything is documented. Kung yung pagka-illegal, it will be up to the court
to determine that, but everything is documented. Pero kahit pinasuspindi na ang pagbubungkal, nakakumprontahan pa rin ang mga residente at ang mga lokal na opisyal dahil sa issue. Ang gusto kasi mangyari ng mga residente, itigil na ng tuluyan ang dredging at hindi lang pansamantala. Inang 10 araw. Hindi po kami nagsisnungaling, nag-iimbento. At hindi lang po dito sa Botolan pa. Bakit ba ang ano natin, ta sinalalahat nyo? Kagaya nung nagpunta ka doon sa isang kwan, sa isang forum, sa isang forum, sinabi mo naman pati lahat ang pinag-usapan lang doon. Are you really, you know, bank on preventing this project? We are preventing the sea from being destroyed. Alam mo kung meron mang maano sa kalikasan, ako yun kasi I went through the training. Ininspeksyon na rin ni Senator Jinggoy Estrada ang lugar at misto lang na magitan na ang senador. Parehong may punto, siyempre. Ang sa akin kasi, apektado yung nababahal ako kasi apektado ito mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na sila mapapagkuna ng hanap buhay. Ayon kay Estrada, nakakabahala ang dredging operations at ipapatawag sa nakatakdang investigasyon ng Senado ang mga dapat magpaliwanag. Sa isang pahayag naman ng punong barangay ng Barangay Porac sa Botolan, Zambales, pinabulaanan nila ang alegasyon ng pinsalan at dulot ng dredging activities sa Botolan, Zambales, partikular sa kanilang barangay. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan. Unahin natin yung sabi ng mangingisda. Wala na silang makuha. Yung isda ang liliit. Madumi, malangis, maingay. At bakit nagdi-dredge? What's the reason? What are they dredging? 'Di ba? Ano kinukuha nyo? Kayo diyan. LGU, DENR, sinasabi nung governor na yun, na pirmado nyo yan. Ano yung dinidredge? Bakit? Ang sabi nung mangingisda, dapat ang idredging nila yung ilog. Nandun sila sa dagat. Nasaan yung ilog? Sabi niya, yun yung bunganga ng ilog, 500 meters palayo dito. Bakit sila nandun? Diba? So nililin lang nyo, ha? Ang constituents ninyo. Ano meron? Diba sabi diyan mga Chinese workers pa? May mga permit ba yan? Bakit nagdala ang mga Chekwa diyan ng Chinese workers? Talagang ginagago tayo mga kababayan eh. Sinasalaula tayo. Niloloko nila tayo kasama pa yung mga kababayan natin. Kaya tama lang na ipatigil nyo yan. At yung sinabi nung si governor doon sa isang babae na bakit daw dinadamay lahat, igunggong ka pala eh. Buong Zambales yan, dinidreds nila. What? For what? Yung balita nga dyan, isang bundok kinalbo nila eh. Kinuhanan nila ng lupa? Bakit? Bakit kayo ganyan? Ha? Hindi nyo lang sila makontra. Wag. Bawal na dito sa Zambales ang dredging kung gusto nyo pumunta kayo sa ibang lugar. Ayaw naming sirain ang aming kalikasan. Ayaw naming kayong manguha ng lupa namin. Ayaw naming masira ang bahura namin dahil yan ang pinangtatrabaho, hanap buhay ng mga constituents namin. Yan ba ang pinangako nyo nung kayo ay nangampanya at naniwala sila sa inyo? Kung alam lang nila na ganyan ang gagawin nyo sa kanila, hindi nila kayo iluluklok. Hindi nila isusulat ang pangalan nyo sa balota. Nakakahiya eh. At pinayagan nyo itong mga Chinese businessman na ito? Ha? Anong pinangako sa inyo? Nagtatanong lang. Ha? Kasi itong governor, mukhang sabi niya pa, kung sino man ang may ano sa kalikasan, ako, nag-training ako. Oo, anong pakialam ko sa training mo? Kung hindi mo naman kayang i-implement yung training mo na nalalaman mo and out of your conscience,
bakit sila nagdi-dredging dyan? Bakit? At kung meron mang dapat mag-dredging dyan, ay mga Pilipino dapat. Eh, hindi. Mga incheck. Nakita nyo yon? Doon sa video, ilan na dredgers nandun sa malapit na sa Pangpang. Hindi ilog yun, ha? Bakit nyo din ni-dredge? Ang sabi dyan, narinig ko, dahil daw sa lahar. Clog yung ilog ng buhanging lahar. Weh! So, ibig sabihin, hindi nyo pa rin nalinis yan for 2 decades. Yung Mount Pinatubo, 1991 yan eh. Kita ko yan eh. Paano yung damage na ginawa niyan? Doon lang sa amin sa Olongapo eh. With the Mayor Dick Gordon, si Richard Gordon pang mayor noon. Ang bilis nalinis ang Gapo with the help of the Americans kasi may base kami. Ginawa rin yan, tumulong din sila sa iba't ibang bayan para malinis yung inyong mga ano. Ibig sabihin, patuloy na bumabagsak yung lahar from Pinatubo. Eh, hindi na active ang Pinatubo eh. At nasa Butolan yan. Diba? So, dahilan lang yun na i-dredge nyo yung ilog sa mga buhanging lahar. Hindi. Ebidensya, the video will not lie. Na yung mga dredger wala sa ilog. Yung mga dredgers, hindi mga Pilipino. Mga incheck. Kita nyo yun? Kumbaga, iisipin ko, pinayagan nyo ang mga incheck na balahurain yung ating kalikasan, yung ating karagatan? Ha? Kayo dyan sa LGU? Ng Sampilipi at sino pang bayan na probinsya, ah, bayan sa Zambales? Ha? Sabi ng babae, Butolan daw eh. O, naglabas naman ang statement yung LGU ng Butolan. Hindi daw nakakapinsala. O, ibig sabihin, may nangyayaring dredging? Oh. Walang square inch ng lupa ang maaagaw sa atin. Pangulong Bongbong Marcos, tignan mo ang ginagawa ng LGU, particularly sa distrito, ikalawang distrito ng Zambales. Nasaan ang congressman ninyo? Ha? Butolan, Iba, San Narciso, San Felipe, San Antonio, anong kasunod na San Antonio, correct me if I'm wrong, ha? Masinloc, Palawig, Candelaria, Santa Cruz. Yan yung mga District 2 na bayan ng Zambales. Sino ang congressman or congresswoman nyo dyan? Bakit wala siyang mailabas na statement? Kasi ako, hindi ako naniniwala sa pahayag nung governor na yun. I don't think believable siya. Bakit hindi mo kontrahin yan? Ikaw ang ama ng bayan ng Zambales. Dapat pangalagaan mo yung mga constituents mo, hindi yung sa ganito. May kontrata? Di questionin mo. Diba? Marami kang kakampi. Mga environmentalists, yung mga constituents mo dyan. Iilan lang sila. Pwede mong kontrahin yan. Dalhin sa korte bago magsimula yan. Eh, hindi. Sabi mo lang, tanging korte ang makakapag-desisyon ng legality. Oo, tama ka. Pero dapat sa simula pa lang, nag-aral na kayo. Ano ang magiging environmental impact niyan sa ating karagatan, sa ating mamayan diyan? Eh, nakita nyo, constituents yung nagreklamo na. Tapos, kailan pa yan iimbestigahan nila, Jinggoy? Recess na sila, next month pa yan. O ano lang ginawa, pinatigil. O sige, ningas kugon, antayin nyo. Baka after na maapula lang yung init, no? Balik na ulit yan. Hina nyo, karagatan ng Zambales, karagatan ng kung may Butolan, San Felipe, hindi makapag-swimming na dyan mga bata eh. Wala eh.
Lalalim na yan, sira na yan. Diba? So, sino ang sell out? Sino rin ang sumisira sa ating bayan? Kapwa natin mga Pilipino. Dito, magkakatotoo yung sinabi ni Harry Roque na sinisisi niya ang mga Pilipino. Gamitin natin yun. Sabi ni Harry Roque, ang may kasalanan ng provocation o harassment sa West Philippine Sea ay mga Pilipino. O ngayon, gamitin ko. Mga Pilipino ang may kasalanan, bakit na patuloy na binabalahura tayo ng mga Chekwa? Kasi bakit? May mga leader tayo na pumapayag dyan. Na sariling interes lang nila ang isinusulong nila. Imbis na protektahan nila yung dapat sa atin at yung para sa mga mamayan natin, mga kapwa Pilipino natin, hindi. Pang sarili lang. Tingnan nyo. Di ba? Kayo ba maniniwala kayo dun sa governor? Na parang mas pinoprotektahan niya pa yung mga inchik? Tatanong lang ha, parang lang ha. O, sabi niya kasi may kontrata na, eh pwede mo naman yan kontrahin eh. Di ba? O, marami kang kakampi. Ano sabi ni Jinggoy? Imbestigahan niya, pinatigil muna. O, mabuti naman. Kudos kay Governor. Nagbigay na siya ng kautusan na itigil muna. Pero hanggang kailan, Governor? Dapat tigil yan hanggat hindi natatapos yung hearing nila Senator Jinggoy at Senator Villar. Ganun dapat, Governor. Kasi tingnan mo ang study ng environmental impact at ano ang purpose. Hindi ito, hindi sinabi kung ano ang purpose ng dredging. Ang sabi lang, i-dredge dapat yung ilog. Eh, hindi. Eto pa, lalo kayong magngingit-ngit. Diba? Eto. Itong PCG, Philippine Coast Guard. Pumunta na doon. Oh, anong sabi sa Manila Bulletin? PCG detained 17 vessels over dredging activities of Zambales. 17, pero ilan ang total na dredgers? Tingnan nyo ha. So, ibig sabihin, kung ganyang karami na dredger, hindi lang isang bayan ito sa Zambales. Hindi lang sa San Felipe. Baka meron pang ibang bayan. Ha? Ito. The Philippine Coast Guard said that it has detained 17, pero ilan ang total? Out of 28 inspected vessels allegedly involved in dredging activities. 28? Kung iisipin ko, 28 sa isang ilog. Ayun lang ang sabi kasi. Wala nang iba. San Felipe lang. Pero 28? Gano'ng kalaki ang San Felipe? Gano'ng kalaki yung ilog? Na kailangan ng mga Chekwa magpadala ng 28 at mga Chinese workers. Tanungin nyo kung may mga permit yan. Tulad ng sinasabi ni Dan Fernandez dun sa hearing ng Coast Guard. Did they went to the DOJ to secure a work permit? Tulad na lang nung nabalitaan natin na yung palang mga inchik, kung may gagawing proyekto sila sa Pilipinas, tulad siguro nung tulay dyan na natapos lang nila, out of $24 billion, wala pang 5% dun sa proposal nilang mga proyekto ang natapos. Ang natapos lang, yung dalawang tulay, doon pa sa lugar ng mga inchik, sa Binondo. Diba? Niloko lang tayo, eh. Manluloko tong mga Chekwa na ito. Mga deceiver sila. Deceiver. Diba? Oh, tama-tama, oh. Eh, ito, Prime Minister ni Baal, deceiver, hindi totoo. O, diba, pare-pareho sila. Birds of the same feather. Diba? Mga sinungaling. O yan, 28. Ulit-ulitin natin. Sa isang bayan, o sa isang bayan ng Zambales, nahihilo ako, bayang probinsya eh. No? Sa isang ilog, gaano karami yung lahar doon sa ilog?
Natabunan na ba ng lahar yung ilog? Nawala ng tubig? Kasi nangyari po yan eh. Totoo yan, nangyari yan. Na yung kasagsagan ng lahar noon, yung talagang binuga ng pinatubo, di ba natigil, natuyo. O nung natuyo, wala ng tubig. Natabunan na eh. O kailangan mong i-dredge yun, ibalik mo yung tubig. Hanggang ngayon, nangyayari dyan sa ilog dun sa San Felipe? 2 dekada na? Tama ba ako? 1991 yun eh. Hindi na, 2 dekada. 3 dekada na. 33 years. Oh, di ba? 33 years? Punong-puno pa rin kayo ng lahar? Weh! Kali! Yun, yun yung sabi ko. 28 kailangan nyo. Gaano yun? Baka naman gusto nyo ng kunin pati yung pinatubo. Ano, ilalagak nyo sa inyong ano mga ninanakaw na yung mga shoal, no, reefs dyan sa West Philippine Sea? Doble nakaw na yan. Diba? Anong na-discover ng mga researchers from UP biologists? Biology. Yung Sandy K 1234 diyan sa Zambales o Zambales ulit. Anong meron sa Zambales? Bakit kayo ganyan? Tayo bang mga Zambaleño, mga walang paki? Dahil wala tayong paki kung maglukluk tayo ng incompetent ng mga LGUs na ang tanging layunin siguro, maybe kayo ba? Ang tanging layunin niyo lang ay pang sarili ninyo. Huwag yung gaguhin ng bayan ng Zambales naman, please. Oh, nasaan na yung ano? Dapat magtulungan yung congressman eh. Dapat yung congressman nyo mag-hearing din tulad nung gagawin ni Jinggoy in aid of legislation. Diba? Eh, hindi. Wala eh. Tamilmil kayo eh. Mga duwag kayo eh. Ano ba sinusulong ninyo? Ang kapakanan ng bayan ng Zambales? O iba? Bakit mga Chekwa ang nagdi-dredge dyan? E kung yung ilog lang naman, di dapat mga Pilipino? Hindi. Naglalaki ang barkong dredger. Tapos ito, 17 out of 28 dinetain ng PCG. Bakit sa mga deficiencies pa? Ha? Ito. This after report surfaced that numerous vessels were spotted by alarm residents doing dredging activities near the coastal community of San Felipe. After the inspection, the PCG found out that the vessels involved in the dredging activities yielded a total of 344 deficiencies. Sabi yan ni Rear Admiral, spokesperson ng PCG, Balilio. In fact, 17 of them have detainable deficiencies. And all of them are bareboat charters registered in the Philippines. The PCG, however, did not specify what deficiencies were incurred by the vessels. Further, during the inspection, the PCG discovered that there are 3 foreign vessels involved in the dredging. Oh, ito daw. These were a cutter section dredger with 6 deficiencies and operating under the flag of China. A Sierra Leone flag anchor boat with 7 deficiencies and a Panama plug tugboat with 12 deficiencies. Ang daming hiner ng businessman na ito. Dapat yan. Wala na. Kung ako sa governor, tama naman yung ginawa ni Governor Evdani. Ipatigil muna. Pero hanggang kailan, Gob? Hanggang kailan? Dapat yan, tigil yan. Hanggat walang nailalabas na desisyon sila Jinggoy. O ikaw na District 2 congresswoman or congressman ng Zambales, anong masasabi mo? Ba't maglabas ka ng statement? Huwag kang gumaya sa BP ninyong Tamilmil. Protektahan nyo naman yung ating kalikasan. Enforce our law. Hindi, baka binabackdoor nyo si Pangulong Bongbong Marcos eh. Baka lang ang nagtatanong. Kasi sabi ng Pangulo, walang square inch of land ang mananakaw sa atin. Eh anong ginagawa ng mga dredger na yan? Ang sabi nga nung isa, ayun, yung mga buhangin nandun sa mga barko ng China. O saan nila dadalin yan? Ano yung mga lahar? Galing ba yun sa ilog? Lumalim na ba yung ilog?
Eh, hindi. Ay, grabe, oh. Hanggang salita lang pala. Kumbaga, yung sinasabi ng Pangulo, hindi nyo dinidinig. Hindi nyo sinusunod. Hindi nyo ba sinusuportahan ng Pangulong Bongbong Marcos na manindigan tayo dyan sa West Philippine Sea? Bawal ang dredgers dito ng China at sino pang i-hire nila? Walang magdi-dredging dito. Walang dapat i-dredging dito. Dahil aming poprotektahan ng aming kalikasan. Yan ay para sa amin lamang, hindi para sa inyo. Ganun dapat, mga LGUs. Eh, hindi. Ano ba talaga? Eh, iisipin namin, ano? Mga suwail kayo eh. Mga talipandas kayo. Pasensya naman. Kita nyo, reklamo yung mga mangingisda. Di ba kayo naawa dyan? Yung mga environmentalists, alam nila. Pero si Governor Abdani, sabi niya, kung meron mang ano, ako ang nag-training ako. Eh, ano naman? Na-apply mo ba ang training mo? Ha? Nang maayos? Grabe, ho. Kaya ako, eh, ganyan ako, ho, dun sa governor. Habang sinasabi niya yung rason, ikaw ang ama ng bayan dyan. Dapat protektahan mo yung constituents mo. Even though meron silang pirmahang kontrata, you can still go to the court. Yung validity niyan. Makinig ka sa mga experts, lalo na sa mga environment. Eh, hindi. May kontrata lang. Eh, okay na. Pinirmahan naman ng DENR. Pwede mo namang i-contest. Dahil ikaw ang ama ng bayan. Protektahan mo yung interest ng mga constituents mo. Protektahan mo ang kalikasan ng Zambales. Hindi, kasi may kontrata na, pinirmahan naman. Legality naman. Dalhin na lang sa korte. Oh, di nyo dinala sa korte. Kung talagang ikaw ay para sa iyong mga constituents, eh nagreklamo sila, oh. Wala silang mahuli. Di ba? Ang ingay. Sa gabi pa ginagawa. O paano ka makatulog? Ikaw ba, Governor, saan ka nakatira? Ha? Saan ka nakatira? Why don't you put yourself in their shoes? Di ba? Kayong mga LGU, did you put yourselves in their shoes? O kayo po, mga kababayan, ako napapailing na lang ako. Kaya ako nananawagan ako kay DILG Secretary Abalos, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Please, utusan nyo po kung sinong dapat nyong utusan dyan. DENR-DILG. Eh pero sabi ni Governor, pinirmahan daw ng DENR yung kontrata. Yun. Ay, ebidensya. Galing sa mismong bunganga niya. Diba? O kayo po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.